welcome po sa ating very exciting Moto episode for today. Because nandito tayo sa Hindi Paint Powder Coatings. Well, sila lang naman ang one of the best and very well known na tumitira ng paint jobs dito sa Cebu. At ito nga, kasama ko si Sir Peter, ang manager ng Hindi Paint. So sir, kailan po nag-start ang Hindi Paint dito sa Cebu? Last year po, September last year na po. Nag-detrain po yung tao natin dito sa Manila 2 months before nag-open dito sa Cebu. Ah, so galing pa sa Manila yung mga trainings, no? So yung from start to finish, yung product natin dito. Din sila na train paano anong gagawin, anong dapat, anong technique. Ah, okay. So, sabi nila sir, yung inspiration daw dito is yung one day process, tama natin? Oo, oo. Kasi nakita niya sir yung may-ari talaga nito. Nakita niya sa Facebook, sa social media na walang powder coat sa Cebu na one day process. Oh. Like 6 to 8 hours processing. Maghintay ka lang, papasok ka ng opening before close ng opisina o ng warehouse natin. Pag-umuha mo yung motor, ready to ride. Wow, that's very interesting. So sir, tell us about what are the services that you provide here? We powder coat anything na metal. Yung mga bike parts, motorcycle parts like top box, carrier, side stand, anything na magsustan sa temperature ng oven natin. Kasi 200 degrees tayo at 20 minutes. That's very interesting. So, eto na nga, mga lumad, samahan nyo kami at ipapakita natin ang process kung paano nila ginagawa ng quality at premium ang mga mugs, powder coating at paint repainting ng mga fairings natin. This is the office of Hindi Paint. So, samahan tayo ni Sir Peter at itutour tayo sa kanilang office. So, this is inside our office. So, ito what's this size, sir? Ito yung mga sabot ko. Ito yung spray paint natin. Tapos ito yung mga powder ko. So, dito po sa office nila is pwede kayong maka-choose ng actual kulay na gusto nyo. These are the samples of their spray painting for the fairings. Or no? Tama po for the fairings. And this one? Powder coated. And these are the choices for powder coating. So actually, nag-modify din kayo, sir. So one good thing po dito is they can also modify the color that you want. No, they can. Sa spray paint. So usually po, yung modifications ng kulay is dito sa spray paint. And this side po is actual colors ng mga mag samples. You know? So motorcycle mags and car rims. So these are the actual colors para makita nyo na actual na kulay kasi may difference kasi pag sa photo lang natin na ito nakikita. It varies. So these are all for powder coated na sir. Sample. So sample powder coating. Ang ganda nito. So ano yung process natin dito sir? Ito po, choose ka lang ano yung desired color mo tapos ano yung color mo. Ah, so bali, I can go here, walk in. Tama po ba? Yes. So pwede kayong diretso dito, walk in, no? They open, yeah, 9 a.m. until 6 p.m. So depende sa kulay yung price. So sa mags natin, sir, how much? Yung ano yung motor mo, ADV? Yeah, yes, yung ADV. Starts po tayo basic color, 1/4 per mags. So, the color po per mags is 1,400 per mags. Per mags. Yes po. Basic colors and then color. Basic color. Ano yung mga flat lang sir no? Oh, yung flat lang. Red, black, blue. Tapos yung special colors, 1,700 per mags. Tapos yung candy, 1,900. Yung candy? Candy colors pa illusion. Ah, okay. Yung candy colors po. Illusion colors, 1,900 per mags. 1,900 per mags. How about the fairing, sir? Fairings, depende din sa motor. Ah, okay. But in my case po, yung ADV,
6,000 tapos add ka lang ng 2,000, if ever automate ka ng desire mo na color or order tayo from. Ah, so if I want the color na, yes, yung hindi available dito, yung parang modification na may additional na 2,000. Okay. I already decided ano yung ipapagawa ko, and we have here Miss Gail. Siya po ang front desk dito. So, what will I do, Miss Gail? Just like your name and number sir, for details when you have ordered. So, name and number. Ito na, Miss Gail? Yes. So, si Miss Gail po, siya yung makikita nyo lagi dito. So, here we go, guys. Ito si Sir Jack, isa sa mga kasama natin dito, no? So, si Sir Peter at si Sir Jack, sila yung magbabaklas ng ating mags. So, isa talaga sa mga criteria natin, especially pag may ipapagawa tayo, is yung safety ng ating motor at kung paano nila ito ginagawa. So, here we go. Natanggal na ang ating mags, no? Dalawang mags. So, ipapakita natin ang process. So, this is so exciting, no? Ipapakita nila ang proseso kung paano nila ginagawa ang quality paint jobs nila. So, guys, this is the first step, no? Dapat hugasan nila ng maayos pressure washer at soap ang ating mags. Just like this. So next step po, pagkatapos hugasan, is nilalagay nila sa chemical. So may chemical silang ginagamit para matanggal yung stock na pintura ng ating mags, just like this. So mga ilang minutes po? 5 minutes, depende sa... Kung matanggal na yung pintura. Tingnan mo, okay. yung pintura mo nag-react na. Wala yung 5 minutes, tanggal na yan. Okay. This is the third step. So explain natin ni Sir Peter, ito ang isa sa pinaka-crucial na part ng powder coat, no? Isa ito reason kung bakit tatagal talaga yung powder coating natin. So, anong step na to, Sir Peter? Ito po, pagkatapos natin i-strip yung stock na pintura, ilalagay po natin sa sandblasting cabinet. Kasi yung sandblast po, yun yung first step sa ating powder coat. Kasi di kumakapit yung powder natin po, hindi nasanggat yung metal na ito po natin. Ito po, pakita. So this is their sandblasting machine. So ganyan po ginagawa yung sandblasting. So that's it pala, kaya yung kung spray, yung normal na traditional paint lang ang ginagamit, talagang tumatagal, natutuklap talaga siya. But this one, tinatanggal talaga yung remaining na mga particles, anything, no? Pinipreserve niya yung original na metal. Ito yung mga sample ng powder coat na ginagamit nila. So, daming choices na pagpipilian actually. Ito guys, ito si Sir Kim, siya ang taga tape ng mags. Ito kasi yung mga lagayan ng bolts. Talagang dapat tinatakpan to. Very rigid siya kasi yung mga details ng pagkat niya is dapat maayos para hindi mapasukan ng powder. Kasi pag mapasukan ito, hindi na mapapasok yung bolt pagkabit. At yung gamit na tape is hindi to ordinary na tape. So, ang klase nito is kaya niyang mag-withstand ng high temperature. This is the next process, guys. Tapos ng mag-taping. Before ito, lagyan ng powder is nililinis nila ng thinner.
saka pinupunasan para ma-ensure na wala talagang particles na makakapit na iba. Time to bake. So it's time to bake, guys. This time, ito yung tinatawag nilang anong machine, okay, sir? Oven. So 200 degrees, sir, no? At 15 minutes. 200 degrees for 15 minutes. Ganyan siya kainit, guys, ha? Boiling water is just 100 degrees, so times 2 yung init niya. Sir, ano nga yung reason kung bakit pini-preheat natin siya before natin ilagay sa before natin i-powder coat? Kasi yung powder ko, hindi po yan kakapit kapag di nanginig yung metal mo. Pero kakapit naman siya kapag malamig yung metal mo, kaso ang dami mong existing na powder. Okay. So sayang siya. Sayang yung powder. Kasi yung powder, mahal din naman. Oh. Kasi galing tayo ng US. Oh. So look at that, guys. Umabot siya ng 200 degrees Celsius within 15 minutes. Naka-turn on na yung beep sound niya. Ibig sabihin tapos na, ready na to get it. Ayan na po, Sir Peter ang kumukuha. That's our mags. It's so hot. So this stage is, ito na po ang powder coating. Ito ang tinatawag na powder coating. Tignan mo. Tignan nyo, guys. Pag pihit ni Sir Peter, diretso na siya kakapit sa mags yung kulay. So this time, tapos na po siyang i-powder coat. And the next process is, isasalang ulit ito sa oven. Same temperature, sir, no? Within same time? 20 minutes. So the same temperature at 200 degrees Celsius. Pero mas matagal siya, 20 minutes na ngayon. The purpose niya is para maluto talaga yung pintura, yung powder, at kakapit ng maayos sa ating mag. So, antay ulit tayo ng 20 minutes at tignan natin ang finish. I-start na baklasin yung ating fairings. So, alam naman natin na isa sa criteria natin pag nagpapagbaklas tayo is yung maayos yung pagkabaklas. It's already cooked. So, this is the finished product. This is the front and this is the rear. So this time po is tinatanggalan na yung mga tape para ready na siya lagyan ng gulong. And tapos na po ang ating powder coat at this time lalagyan na natin ng gulong. So as always, Sir Jack, retirement po. Ang kagandahan rin dito is papalitan nila ng bagong kanyoto at kasama na ito sa bayad. And so mga lumada, nabaklas na lahat ng fairings ng ADV natin. So medyo matagal talaga siya kasi maraming mga clips
Nito lahat. So, tatrabahuin na nila to starting bukas. Update na lang tayo for the time kung pwede na siyang i-install. Good day mga lumad! So, here we go. After 2 weeks po is bibisitahin natin ulit ang ating motor. So, tignan natin kung ano na ang status niya kasi makukuha na natin ngayon. So guys, here we go. Ito na yung motor natin. Oh. Woo! And we have Sir Peter here. Hi sir, nice to see you back. So ano na lang ang kulang ng motor natin sir? Ito na lang yung kulang, yung CVT concrete cover natin. Surprise yung kulang. Tapos yung heat guard ng pipe. Heat guard? So pinoproseso natin ngayon sir, no? So that's the last thing. Saka magbabuffing pa tong later. Tapos ito, down natin yung motor. After tier tayo, like buffing sa fairing. Alright! So I'm so excited po. So this is my first look after 2 weeks. So naabutan ito ng bagyo, no? So mga 1 week din yun, kaya natagalan silang na matapos ang paint. Tapos nagsimana santa pa. So holiday, 4 days yun. So ngayon, makukuha na natin. I'm so excited with this. So guys, naabutan pa natin ang pagtira ng crankcase natin, no? So ito is still glossy black lang to. Glossy black. So guys, tignan na natin ang ating motor after like 2 hours of waiting. I think tapos na po lahat. Ito na yata to. So actually, so ito na ang loop ng ating ADV guys. So i-round through natin sa ano yung mga tinulay natin dito. First po, ito yung mugs natin. Pinorder ko natin ng bronze chrome. Bronze chrome. So this is the bronze chrome na mags. So, dalawang mags, bronze chrome yan. Yung powder coat muna, tapos eto. Yes, natin, yung heat guard. Glossy. Glossy na. Tapos yung crankcase cover natin. Yun! Glossy din. Glossy din yung crankcase cover. Yung spray paint natin, eto, gloss. Yes, high iba, gloss. Nakamat na. So, nakamat na yung sa footrest guys, saka yung sa harap na part. Oh. Up and down. So, sobrang dry talaga ng finish ng mat. And here's the glossy. So yan, bago na ang kulay ng ADV natin, powered by Candy Paint Powder Coatings. So guys, tapos na and ready to go home na kami with our new color ng ating ADV. So thank you so much Candy Paint Powder Coatings for the new look of our ADV. This is Sir Peter. So siya nagmamanage dito. Salamat sa pag-aruga ng ADV natin. So if you are interested po on powder coatings and repainting ng inyong mga motor, well, you can check out their page, Candy Paint Powder Coatings. I'll just put the link below and you can actually visit here for actual colors, no? So nagbavary talaga yung actual colors, so mas maganda na ma-visit nyo ang actual na kulay na gusto nyo. And that's it for our moto episode. Thank you so much sa support. See you sa next vlogs.